Kung ang nakasalubong mo ay may nakasisilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? A. Silawin din ang nakasalubong. B. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. C. Titigan ang nakakasilaw na ilaw. Sagot B. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Kung parating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin? A. Magmarahan, pagalan ng takbo bago dumating sa kurbada. B. Bilisan ng takbo habang nasa kurbada. C. Magpreno ng bigla habang tumatakbo sa kurbada. Sagot A. Magmarahan, pagalan ng takbo bago dumating sa kurbada. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis? A. Nagtatakda. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay impormasyon kaalaman. Sagot B. Nagbibigay babala. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul at puti na parehaba o paresukat ang hugis? A. Nag-uutos ng direksyon. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay impormasyon. Sagot C. Nagbibigay impormasyon. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay pula na pabilog, oktagon o baliktad na tatsulok? A. Nagtatakda o nagbabawal. B. Nagbibigay babala. C. Nag-uutos ng direksyon. Sagot A. Nagtatakda o nagbabawal. Ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko? A. Senyas upang patakbuhin ang sasakyan. B. Huminto sa nakatakdang linya. C. Maaari kang tumuloy, bagalan lang ang takbo. Sagot A. Senyas upang patakbuhin ang sasakyan. Ano ang kahulugan ng patay sinding ilaw na pulang ilaw trapiko? A. Huminto sa nakatakdang linya. B. Huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung walang sagabal sa daan. C. Bilisan ang pagpapatakbo. Sagot B. Huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung walang sagabal sa daan. Ano ang kahulugan ng dilaw na signal ng trapiko? A. Huminto. B. Humanda sa paghinto at malapit ng sumindi ang ilaw na pula. C. Maaari kang tumuloy, pagalan lamang ang pagtakbo. Sagot B. Humanda sa paghinto at malapit ng sumindi ang ilaw na pula. Ano ang kahulugan ng berdeng signal ng trapiko? A. Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan. B. Huminto. C. Pagalan ang pagtakbo. Sagot A. Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan. Ano ang ibig sabihin ng berdeng arrow signal trapiko? A. Hindi pinapayagan ang pagpasok sa intersection na itinuturo ng arrow. B. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa at kumanan. C. Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid. Sagot B. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa at kumanan. Ano ang kahulugan ng dilaw na arrow signal trapiko? A. Naghuhudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon. B. Nangangahulugan na ang pulang araw ay malapit ng sumindi. C. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumanan, kumaliwa o dumiretso. Sagot B. Nangangahulugan na ang pulang araw ay malapit ng sumindi. Ang puting linya sa daan. A. Naghahati ng mga lanes na tumatakbo sa isang direksyon. B. Naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. C. Palatandaan na maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa. Sagot B. Naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na A. Pinapayagan ang paglusot sa kanan. B. Pinagbabawal ang paglusot sa kanan o kaliwa. C. Pinapayagan ang paglusot sa kaliwa. Sagot C. Pinapayagan ang paglusot sa kaliwa. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na
A. Maaaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang peligro. B. Ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. C. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan. Sagot A. Maaaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang peligro. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mo ipihit ang gulong. A. Papuntang bangketa. B. Papalayo sa bangketa. C. Kahit anong direksyon. Sagot B. Papalayo sa bangketa. Ang sasakyan ay nakaparada kung A. Nakatigil ng matagal at nagsasakay ng pasahero. B. Nakatigil ng matagal at nagbababa ng pasahero. C. Nakatigil ng matagal at patay ang makina. Sagot C. Nakatigil ng matagal at patay ang makina. Ano ang kahulugan ng patay sinding kulay pulang ilaw trapiko? A. Maghintay ng berdeng ilaw. B. Pagala ng takbo at tumuloy ng maingat. C. Huminto at magpatuloy kung ligtas. Sagot C. Huminto at magpatuloy kung ligtas. Ano ang dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa? A. Biglang lumiko at bumusina. B. Magbigay ng hudyat o senyas na hindi kukulangin sa 30 meters. C. Ipagwalang bahala ang hudyat. Sagot B. Magbigay ng hudyat o senyas na hindi kukulangin sa 30 meters. Sa paglipat-lipat ng linya, dapat sumenyas. Tignan ang rearview mirror at A. Tignan kung may paparating na sasakyan. B. Bumusina. C. Sindihan ang headlight. Sagot A. Tingnan kung may parating na sasakyan. Sa may highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot kung sa iyong panic ay may A. Tuloy-tuloy na puting guhit. B. Putol-putol na dilaw na guhit. C. Tuloy-tuloy na dilaw na guhit. Sagot B. Putol-putol na dilaw na guhit. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay A. Nagpapatunay na mahusay kang driver. B. Maaaring masangkot sa iyo ang aksidente. C. Nakatipid sa gasolina. Sagot B. Maaaring masangkot sa iyo ang aksidente. Mapanganib ang paglikong kaliwa kaysa sa kanan sapagkat A. Mabilis ang sasakyan galing sa kaliwa. B. Kailangan maging listo sa mga sasakyan nagmula sa kaliwa o kanan. C. Maraming linya ang kalsada. Sagot B. Kailangan maging listo sa mga sasakyan nagmumula sa kaliwa o kanan. Ang pinakaligtas sa ultimatum kahit ikaw ay may karapatan sa daan ay A. Huwag ipilit ang karapatan. B. Bumusina. C. Laging ipilit ang karapatan. Sagot A. Huwag ipilit ang karapatan. Sa mga rotonda, alin ang may karapatan sa daan? A. Ang sasakyang papasok pa lamang sa rotonda. B. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. C. Ang sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw. Sagot B. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Hindi dapat lumusot sa paanan ng tulay sapagkat A. May natawid. B. Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan. C. Makipot ang daan. Sagot B. Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan. Ano ang kahulugan ng patay sinding dilaw na ilaw trapiko? A. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib. B. Huminto at hintayin magbago ang ilaw. C. Hintayin ang berdeng ilaw. Sagot A. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib. Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw? A. Maaaring lumusot. B. Bawal lumusot. C. Tama lahat ang sagot. Sagot B. Bawal lumusot. Ayon sa batas, hindi ka maaaring magpaneho ng matulid maliban kung A. Walang panganib. B. Naaayon sa takdang bilis o tulid. C. Tama lahat ang sagot. Sagot C. Tama lahat ang sagot.
Ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho ng A. kahit anong uri ng sasakyan, B. sasakyang nakasaad sa lisensya, C. pampasaherong sasakyan lamang. Sagot B. sasakyang nakasaad sa lisensya. Kung masangkot sa isang sakuna, dapat mo itong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpila ng pulisya. A. sa loob ng 72 oras, B. kaagad-agad, C. sa loob ng 48 oras. Sagot B. kaagad-agad. Ang kailangang gulang ng isang aplikante ng professional driver's license ay A. 18 taong gulang, B. 17 taong gulang, C. 21 taong gulang. Sagot A. 18 taong gulang. Ang pinakaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naaayon sa A. kondisyon ng kalsada at panahon, B. kakayahan ng sasakyan, C. kakayahan magmaneho ng driver. Sagot A. kondisyon ng kalsada at panahon. Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa mahabang biyahe? A. uminom ng alak bago magmaneho, B. huminto paminsan-minsan at magpahinga, C. uminom ng gamot at pampapigil ng antok. Sagot B. huminto paminsan-minsan at magpahinga. Ang isang driver ay itinuturing na professional kung A. kaya niyang magmaneho ng kahit anong uri ng sasakyan, B. siya ay inuupahan o binabayaran na magmaneho ng sasakyang pribado o pampasahero, C. siya ay bihasa sa pagmamaneho. Sagot B. siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero. Sa isang sangandaan, intersection na walang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating sa magkabilang kalye. Aling sasakyan ang dapat magbigay? A. ang naunang dumating, B. ang unang nagmarahan, C. ang huling dumating. Sagot C. ang huling dumating. Kung ang driver ng sasakyan nasa iyong unahan ay naglabas ng kanyang kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay A. hihinto, B. kakanan, C. kakaliwa. Sagot A. hihinto. Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan? A. 35 kph, B. 20 kph, C. 30 kph. Sagot B. 20 kph. Saang lugar hindi maaaring pumarada? A. sa lugar na tawiran ng tao, B. sa nakatakdang paradahan, C. sa isang patunguhan lugar. Sagot A. sa lugar na tawiran ng tao. Sa highway, kung nais mong magpatakbo ng mabagal kaysa sa iba, dapat kang gumawi sa A. kanang linya, B. kaliwang linya, C. gitnang linya. Sagot A. kanang linya. Sa tuwing lilipat ng linya, dapat sumenyas. Tingnan ang iyong rearview mirror at A. tingnan kung may parating na sasakyan, B. sindihan ang headlight, C. bumusina. Sagot A. tingnan kung may parating na sasakyan. Ang dilaw na linyang tuloy-tuloy ay palatandaan na A. maaaring lumusot sa kaliwa o kanan, B. bawal ang paglusot sa kanan, C. bawal ang paglusot sa kaliwa. Sagot C. bawal ang paglusot sa kaliwa. Ang pulang bandera o pulang ilaw na kailangan na ikakabit sa anumang dala ng sasakyan na lalampas ng A. 1 metro mula sa likuran ng sasakyan, B. 3 metro mula sa likuran ng sasakyan, C. 2 metro mula sa likuran ng sasakyan. Sagot A. 1 metro mula sa likuran ng sasakyan. Ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho? A. lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO, B. lisensya, C. lisensya at papel de siguro ng sasakyan. Sagot A. lisensya, rehistro
at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO. Kung magpapatakbo ng mabagal sa expressway, dapat kang gumawi sa A. Gitnang linya, B. Kanang linya, C. Kaliwang linya. Sagot, B. Kanang linya. Kailan dapat magdesisyon ang isang driver? A. Kung buhol-buhol na ang trapiko. B. Kung mahusay siyang magmaneho. C. Habang siya ay nagmamaneho. Sagot, C. Habang siya ay nagmamaneho. Ang dalawang dilaw na linya na tuloy-tuloy ay palatandaan na A. Maaaring lumusot pa kanan. B. Peligroso ang lumusot sa pakanan. C. Maaaring lumusot pa kaliwa. Sagot, B. Peligroso ang lumusot pa kanan. Kung ang driver ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito, nakatitiyak ka na siya ay A. Kakaliwa, B. Kakanan, C. Hihinto. Sagot, A. Kakaliwa. Kailangan magbigay ng senyas kung kakanan o kakaliwa sa darating na intersection sa layong A. 15 meter, B. 60 meter, C. 30 meter. Sagot, C. 30 meters. Kung gusto mong magpalit ng lane sa highway, kailangan mag-signal A. 10 segundo bago gawin ito, B. 5 minuto bago gawin ito, C. 1 minuto bago gawin ito. Sagot, A. 10 segundo bago gawin ito. Sa nakamotorsiklo na may balak lumigo pa kanan, dapat gamitin na senyas na A. Kaliwang kamay na nakataas, B. Kanang kamay na direksyong nagtuturo pa kanan, C. Kanang kamay na nakataas. Sagot, A. Kaliwang kamay na nakataas. Ang kailangan distansya sa pagitan ng sinusundan sasakyan ay A. 6 second rule, B. 3 second rule, C. 5 second rule. Sagot, B. 3 second rule. Saang lugar hindi ka dapat lumusot? A. Tama lahat ang sagot, B. Sa mga saganaan o intersection, C. Sa paanan ng tulay. Sagot, A. Tama lahat ang sagot. Ang paggamit ng huwad na lisensya ay ipinagbabawal at may parusang A. 1,500 at 6 na buwan na hindi ka makakakuha ng lisensya, B. Pagkabilanggo ng hindi hihigit sa 6 na buwan, C. 300 pesos. Sagot, A. 1,500 pesos at 6 na buwan na hindi ka makakakuha ng lisensya. Ano ang dapat gawin kung pinapahinto ng pulis? A. Huminto at ibigay ang lisensya at iba pang papeles na sasakyan kung hihingiin. B. Huwag pansinin ng pulis at bilisan ang pagpapatakbo. C. Huminto at makipagtalo sa pulis. Sagot, A. Huminto at ibigay ang lisensya at ibang papeles na sasakyan kung hinihingi. Ang dalawang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na A. Ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa, B. Maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro, C. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan. Sagot, B. Maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro. Kung ang driver ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa itaas, siya ay A. Kakanan, B. Hihinto, C. Kakaliwa. Sagot, A. Kakanan. Kung umilaw ang brake light ng sasakyan na nasa iyong unahan, dapat kang A. Bumusina, B. Humanda sa pagpreno, C. Lumiko sa kanan o kaliwa. Sagot, B. Humanda sa pagpreno. Ang busina ay ginagamit upang A. Makalikha ng ingay, B. Iparinig na maganda ang tunog ng busina, C. Makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat,
Sagot C. Makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side and rear view mirror ng A. Mabilis, madalian, B. Hanggang gusto mo, C. Hindi kukulangin sa isang minuto. Sagot A. Mabilis o madalian. Maaari kang lumusot o umovertake sa kanang bahagi ng sasakyan kung A. Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon, B. Ang kalsada ay salubungan daan o two-way, C. Malapad ang bangketa. Sagot A. Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon. Ang mahuhuling lasing sa alak o pinagbabawal na gamot ay may parusang A. Pagsuspende ng lisensya, B. Multa o pagkabilanggo, C. Tama lahat ng sagot. Sagot C. Tama lahat ng sagot. Bago umalis sa paradahan, dapat mong A. Suriin ang paligid bago magpatakbo, B. Bumusina, C. Magpatakbo agad. Sagot A. Suriin ang paligid bago magpatakbo. Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensyang non-professional ay A. 18 taong gulang, B. 16 taong gulang, C. 17 taong gulang. Sagot C. 17 taong gulang. Matapos kang lumampas o umovertake at nais mong bumalik sa pinanggalingan linya ng ligtas, kailangang A. Tingnan sa rearview mirror ang iyong nilagpasan, B. Lumingon sa iyong nilagpasan, C. Huminto. Sagot A. Tingnan sa rearview mirror ang iyong nilagpasan. Sa isang intersection na may stop sign, dapat kang A. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib, B. Huminto at magpatuloy kung walang panganib, C. Magbigay daan sa mga sasakyan mula sa kanan o kaliwa at magpatuloy kung walang panganib. Sagot Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang A. Karangalan, B. Pribilehyo, C. Karapatan. Sagot B. Pribilehyo. Ang lisensyang non-professional ay para lamang sa A. Mga pribadong sasakyan, B. Pampasaherong sasakyan, C. Anong uri ng sasakyan? Sagot A. Mga pribadong sasakyan. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang iyong biyahe? A. Maganda ng kagamitan pangkumpuni ng sasakyan kung masisiraan, B. Planuhin ang ruta at kondisyon ang sasakyan, C. Tama lahat ng nasa itaas. Sagot C. Tama lahat ng nasa itaas. Ano ang dapat mong gawin kung ang sasakyan sa likuran mo ay gustong lumusot? A. Gumawi sa kanan at huminto, B. Magmarahan, gumawi sa kanan at bayaan itong lumagpas, C. Bumusina at hayaan itong lumagpas. Sagot B. Magmarahan, gumawi sa kanan at bayaan itong lumagpas. Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugit upang maayos mo ang iyong kaso at matubos ang lisensya? A. 30 araw, B. 15 araw, C. 10 araw. Sagot B. 15 na araw. Hindi ka pinapayagan tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay A. Palikong pakaliwa, B. Palikong pakanan, C. Magpapalit ng linya o daan. Sagot A. Palikong pakaliwa. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay pinagbabawal ng batas at may kaparosahang A. 1,000 pesos, B. 1,500 at pagka-impound ng sasakyan na hindi higit sa 10 araw, C. 1,500. Sagot C. 1,500. Sa isang sangandaan o intersection na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating. Aling sasakyan ang may karapatan sa daan? A. Ang sasakyang galing sa kanan, B. Ang sasakyang unang nagmarahan, C.
C. Ang sasakyang galing sa kaliwa. Sagot, A. Ang sasakyang galing sa kanan. Ano ang kahulugan ng araw o palasong nakapinta sa kalsada? A. Sundin ang direksyong itinuturo ng palaso. B. Magmarahan. C. Maaaring lumipat ng linya. Sagot, A. Sundin ang direksyong itinuturo ng palaso. Ipinagbabawal ang paglusot sa paanan ng tulay sapagkat A. Makipot ang tulay. B. Mapanganib at hindi nakikita ang sasakyang kasalubong. C. May mga tumatawid. Sagot, B. Mapanganib at hindi nakikita ang sasakyang kasalubong. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok. B. Magbigay ka. C. Huminto ka. Sagot, B. Magbigay ka. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Babala ng 100. B. Delikado ang kurbada sa kanan. C. Delikado ang kurbada sa kaliwa. Sagot, C. Delikado ang kurbada sa kaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papasok sa 100. B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa 100. C. Papasok sa 100 na may kalsada sa gilid. Sagot, B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa 100. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumarada. B. Bawal bumusina. C. Bawal ang likong pabalik. Sagot, B. Bawal bumusina. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Papalaki ang kalsada. C. Papaliit ang kalsada. Sagot, C. Papaliit ang kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. B. Matarik ang kalsada. C. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. C. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada. B. Sirang kalsada. C. Ilog. Sagot, C. Ilog. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Ang layo ng susunod na intersection ay 30 km. B. Nakatakdang haba ng sasakyan. C. Nakatakdang tulin ng sasakyan. Sagot, C. Nakatakdang tulin ng sasakyan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Delikado ang kurbada sa kanan. B. Delikado ang kurbada sa kaliwa. C. Delikado ang kurbada sa unahan. Sagot, C. Delikado ang kurbada sa unahan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok. B. Huminto ka. C. Magbigay ka. Sagot, B. Huminto ka. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal dumaan ang tren. B. Daang tren. C. Babala ng 100. Sagot, B. Daang tren. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok ang jeepney. B. Bawal pumasok ang bus. C. Bawal pumasok ang kotse. Sagot, A. Bawal pumasok ang jeepney. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bako-bakong kalsada. B. Ginagawa ang kalsada. C. Madulas ang kalsada. Sagot, B. Ginagawa ang kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Daang tren. B. School zone. C. Hospital zone. Sagot, B. School zone. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok ang kotse. B. Bawal pumasok ang bus. C. Bawal pumasok ang may kabit na trailer. Sagot, C. Bawal pumasok ang may kabit na trailer. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Doble ang kurbadang delikado sa kaliwa. B. Doble ang kurbadang delikado sa kanan. C. Doble ang kurbadong delikado sa unahan. Sagot, A. Doble ang kurbadong delikado sa kaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal tumawid ang hayop. B. Kulungan ang hayop.
C. Tawiran ng hayop. Sagot, C. Tawiran ng hayop. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Bako-bakong kalsada. C. Matarik ang kalsada. Sagot, B. Bako-bakong kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal ang lumiko. B. Isang direksyon lamang. C. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Sagot, C. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Babala ng sangandaan. B. Estasyon ng first aid. C. Babala ng daang tren. Sagot, A. Babala ng sangandaan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok ang truck. B. Bawal pumasok ang bus. C. Bawal pumasok ang kotse. Sagot, A. Bawal pumasok ang truck. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok. B. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. C. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na 2 metro ang luwang. Sagot, B. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumarada. B. Bawal bumusina. C. Bawal pumasok. Sagot, A. Bawal pumarada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Sirang kalsada. B. Matarik ang kalsada. C. Mapanganib sa nahuhulog na bato. Sagot, C. Panganib sa nahuhulog na bato. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada. B. Madulas ang kalsada. C. Bako-bakong kalsada. Sagot, B. Madulas ang kalsada.